Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Habang nag-uusap itong si Moira at itong si Giselle ay dito bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Moira sa kadahilanan nang tingnan ito ni Moira ay isa itong unknown caller at dito agad naman ito nagpapaalam itong si Moira sa kanyang sister-in-law na naiihi umano ito. Ngunit ikipinagtaka naman din nito ni Giselle kung bakit umano nito hindi sinagot ni Moira ang isang tawag ng kanyang cellphone at dito agad naman itong sinundan ni Giselle itong si Moira at dito ikinabulagta naman din nito ni Giselle ang kanyang nakikita na hindi ito pumasok sa CR itong si Moira ngunit lumayo lamang umano itong si Moira at sinagot umano nito ni Moira ang kanyang cellphone at dito nang sagutin ito ni Moira agad naman itong ikinagulat ni Moira nang magsalita itong nasa kabilang linya at nang sabihin nito sa kanyang kausap na hawak na umano nito ang inuutos ni Moira sa kanya. Sa kadahilanan na agad naman itong pinagsabihan ni Moira kung bakit umano ito tumawag pa sa kanya at hindi na lamang umano nito inantay ang kanyang tawag dahil nasa Epix Medical Hospital umano itong si Moira at baka mayroon umanong makakarinig sa kanila. At dito agad nitong sinabihan ni Moira na itiks lamang umano nito ni Moira ang tao na kanyang inuutusan at agad itong naglingon lingon itong si Moira na baka mayroon umanong ibang tao na nakakarinig sa kanya. Ngunit nang makita nito ni Moira na wala naman umano siyang tao na nakikita ay dito, agad naman itong tiniks ni Moira ang kanyang inutusan na dukutin itong si Doktora Annalyn Santos at sinabihan ito ni Moira na siya na umano ang bahala kay Doktora Annalyn Santos at huwag na umano itong tatawag pa kay Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.